Okay, magandang gabi at muli tayong magkakasama sa panibago nating paksa. Ang paksa natin ngayong gabi ay inuulit ko ito sapagkat nakikita ko ang kahalagahan sa paksang ito. At mayroong topic namin ito sa talakayan ni Brother Noel, pero nagnanais akong muli ko itong ulitin sapagkat nais kong ibibigay sa inyo ang mga talata na hindi namin nabibigay sa nakaraan. Ang ating paksa ng ating tatalakayin patungkol sa secret rapture. At marami pong naniniwala dito sa paliwanag. Ngunit atin itong tatalakayin ngayong gabi, ang secret rapture ba? Ito ba'y biblical? Pero bago tayo dadako sa ating talakayan, sa ating pag-aaral, imbitahan namin ang lahat nating nanonood, no? Na nasa inyong mga tahanan, sa inyong mga computer, na sandali muna tayong yuyuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y lumalapit, Ama, sa inyong banal na trono. Kami po'y walang kakayahan na magpapaliwanag sa inyong banal na salita sapagkat kami po'y tao lamang na kasangkapan ninyo sa inyong pangangaral. Umaasa kami sa gabing ito na inyong pagpapalain ang lahat naming mga taga-subaybay, mga kaibigan namin na nag-aabang sa mga video na aming gagawin sa pamamagitan ng Media Ministry sa YouTube. Umaasa kami, Panginoon, na inyong pagpapalain ang paksa na aming tatalakayin ngayon. At aming hinihiling ang banal ninyong espiritu na muling mga ngasiwa sa aming buhay, sa aking pagpapaliwanag, sa aming tagapakinig, na lalo naming maunawaan, maintindihan ang inyong mga salita. Umaasa kami sa inyong patnubay, ang inyong gabay, na kayo muli ang magtuturo sa amin sa gabing ito. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi at muli dito tayo pag-aralan natin uli ang paksa na natopic na namin sa talakayan, ngunit atin itong uulitin sapagkat nakikita ko ang mga kakulangan. Maraming mga talata na dapat kong ilalagay na ating titingnan kung itong secret rapture, ito ba'y biblical. Aking ibibigay ngayong gabi ang biblical, no? Mababasa ninyo ang mga talata patungkol dito at atin itong pag-aralan. Sa paniniwala, ang mga naniniwala tungkol sa secret rapture, nakikita ninyo itong malaking syudad, no? At nang nangyayari ang secret rapture, mayroon silang larawan na kanilang pinapakita na kapag mangyayari ang secret rapture, ang mga tao ay magkakaroon ng pag-rapture mula sa kanilang kinalalagyan. At ating nakikita itong larawan. No, atin itong titingnan mamaya kung ang secret rapture ito ba'y suportado ng Biblia o ito'y hindi. No, nakikita ninyo itong larawan, itong mga larawang ito, kinuha ko ito sa YouTube. Ito lang yung mga iilan na aking pinipili. No? At may mga talata sila ang ginagamit. Nakikita ninyo itong isang kabataan, mayroong isang pastor na nag-Bible study sa kanya. At habang siya nag-Bible study, nawala bigla ang pastor na nagba-Bible study. Ang natira na lang binabible studyhan at nagugulat siya na biglang nawawala. Ang damit na lang ang natitira kasi naranasan na daw niya ang secret rapture. No? Ito yung mga paliwanag sa mga iilan na naniniwala patungkol sa secret rapture. Katulad nito, mayroong kasuotan na isang tao na nakaupo sa upuan at nung nangyayari ang secret rapture, naiwan ang kanyang sapatos, pantalon at damit. Nawala siya sa kanyang kinalalagyan at ito'y sinasabi nila, ito yung proyba na nagkakaroon na ng secret rapture. No? Katulad nito, mayroong isang babae na daladala niya ang kanyang alagang aso at nung nangyayari ang secret rapture, aso na lang ang natira, ang damit na iiwan, pati ang salamin. Ngayon ating pag-aralan ngayong gabi, no? At dito, may mga larawan na pinapakita, no? Inyo itong masi-search sa Google at nakikita ninyo, mayroon pang ano dito, nangyayari din ang pag-rapture ni Apostle Malakay sa mayroon pang pizza na ginagamit sa 2009. No? Kanilang pinapakita ang mga tao na nagkakaroon na ng pag-rapture mula sa lupa papunta sa langit. At ito'y tinatawag nila na secret rapture. Ngunit ngayong gabi atin itong talakayin, ang biblical portion, biblical na paliwanag, paano ba nangyayari ang rapture? Ito ba'y, ano ba ang ibig sabihin sa salitang rapture? Kung ating pag-aralan ang Biblia, ang salitang rapture atin po itong mababasa sa, at atin itong maunawaan. Ang salitang rapture kasi ito yung paglalin, no?
mula sa lupa, ascension from earth to heaven. At kapag mangyayari ang ascension mula sa lupa, sa lahat na maliligtas, papunta sa langit, ito po'y tinatawag nila na rapture. Pero itong rapture na ito, ang wala dito sa Biblia, itong tinatawag na secret rapture. Saan ba natin mababasa ang rapture sa Biblia? Kung ating babasahin ang unang Tesalonica, no, 4:16 hanggang 17, ating maunawaan ang rapture. At kailan ito mangyayari? No, kung ating babasahin ang talata, ito yung sabi, no, for the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangels, and with the trump of God. No? And the dead in Christ shall rise first. Then sa 17, and we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Na mapapansin ninyo sa uulitin natin ang talata, nais kong ipapaliwanag, gagawin natin itong Tagalog, no? For the Lord will descend from heaven. Ang Panginoong Jesus mismo, ang Panginoon ang bababa mula sa langit. At kapag bababa siya sa langit, mapapansin ninyo sa talata, kapag si Jesus Christ ay bababa sa langit with a shout, no, napapansin ninyo, with the voice of archangels and with the trump of God. Kung kapag mangyayari pala ang pagdating ng Panginoon, hindi ito sikreto. Kung inyong babasahin ang Tesalonica, kung saan mababasa natin ang rapture na mangyayari sa lahat ng maliligtas, mayroong malakas na sigaw, mayroong tinig na maririnig, at mga arkanghel at trumpeta ng Diyos. Kapag hindi ito mangyayari, hindi pa mangyayari ang rapture. No? At sa 16, hindi lang maririnig natin ang tinig at mayroong trompeta, mayroong mga tinig ng anghel, at mayroon pang supernatural na mangyayari sapagkat ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. No? Kaya nga kapag mangyayari itong rapture na sinasabi sa Biblia, hindi po ito sikreto. Ang secret na salita ay hindi po yun biblical, wala po yun sa talata kapag mangyayari ang rapture. Kasi kapag dumating ang ating Panginoon, ay mabubuhay ang mga patay na naglilingkod sa Panginoon. At sa 17, dito yung mababasa natin litra por litra kung paano sasalubong sa mga alapaap ang lahat na maliligtas. Then which are alive, no? We which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. And to meet the Lord in the air, so shall we ever with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. No? Tayo na nangatitira, nangabubuhay, na madatna ng Panginoon, kasi sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo lahat patay. Mayroong madatna ng Panginoon na buhay. Kapag darating ang Panginoon, mayroong sigaw, may tinig ng arkanghel at pakakak ng Diyos, mabubuhay ang mga patay at ang mga buhay na madatna ng Panginoon ay sasalubong sila. No? Alive remains shall be caught up together with them. Ano sino yung kanila? Yung mga patay na binuhay ng Panginoon, ibig sabihin ang pag-akyat natin sa langit hindi una-unahan, kundi tayo po'y sabay na aakyat. At sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaap. At ito po yung tinatawag na rapture sa Biblia. Ang ating pag-akyat, ang ating ascension from earth to heaven, sa ating pagsasalubong sa Panginoon, ito po yung tinatawag sa Biblia na rapture, pero hindi po ito sikreto. Sapagkat ito po'y mangyayari globally, buong sanlibutan na ang lahat na maliligtas sasalubong sa Panginoon sa alapaap. At kung magkagayoy sa Panginoon na tayo, magpakailanman. At kung sa akin itong tinatapik sapagkat ang secret rapture na ating pag-aralan ngayon, hindi po ito, kung mayroong secret rapture na tinuturo, pinaniwalaan, ay hindi po ito biblical. Alam niyo kung sinong nagtuturo nito, ito po'y turo ni Hal Lindsey. At ang turong ito, hindi lang ito kay Hal Lindsey nanggagaling ito kay Francisco Rivera. No? At sapagkat siguro sa susunod nating pag-aaral, mayroon din akong topic patungkol dito kung saan ito kinuha nila ni Hal Lindsey. Galing ito kay Francisco Rivera, isang Jesuit na kinumisyon upang
ano, i-counter ang gawain ng Protestantism. At ang doktrinang ito, ito po'y hindi biblical, at maunawaan ninyo ito kung ating itatapik ang counter-reformation. Abangan ninyo yan. Marami akong mga pangako na mga topic. Hindi ko matapos-tapos yung iba sapagkat marami ding mga gawain na ginagawa pa ako sa pangpamilya na mga gawain. Pero pag matapos, kung magkakaroon ako ng panahon, maraming panahon, abangan ninyo ang mga topic sapagkat itatopic natin ito. Paano ninyo maintindihan ang mga deception ng kaaway, paano nila tinitwist ang katotohanan ng mga tao, hindi nila makikita ang buong katotohanan ng Biblia. Ngayon ating titingnan, sa pagdating ng Panginoon ay apat na grupo ang mga tao. Ang mga masama, ang mga masamang patay at masamang buhay, dalawang grupo. No? At ang mga maliligtas na patay at buhay, dalawang grupo. Kaya nga pagdating ng Panginoon, dalawang grupo. Kaya nga pag ating babasahin, ang Juan 25:28 at 29, ito po yung sinasabi ni Apostol Juan. Sabi ni Jesus Christ, "Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear His voice." Sabi ni Jesus Christ, huwag kayong magtaka, magulat, huwag kayong mamangha na ang lahat na nasa libingan makakarinig ng kanyang tinig. No? Sapagkat ang pagdating ng Panginoon, hindi ito sikreto kundi mayroong tinig. "And shall comfort thee that have done good unto the resurrection of life, and thee that had done evil unto the resurrection of damnation." Napapansin ninyo, ang mga patay na nasa libingan, dalawang grupo ang binabanggit. No? Ang gumagawa ng mabuti, sila po'y mabubuhay na una at matatanggap nila ang resurrection of life. At sino yung gumagawa ng masama, kasamaan, mabubuhay sila unto damnation. Dalawa ang grupo ng mga patay. Kung dalawang grupo ng mga patay, ganun din, dalawa din ang grupo ng mga buhay na madatna ng Panginoon. No? Kapag darating ang Panginoon, mangyayari ang resurrection. Kapag ma-resurrect ang mga patay, ang isang grupo dyan sasalubong sa Panginoon, ang isang grupo ay hindi. Kaya nga, ang pagdating ng Panginoon, hindi po ito secret. No? Wala pong secret rapture na mangyayari prior to the second coming of Christ. Looking, sabi ni Apostol Pablo, na itong pagdating ng Panginoon, na itong mangyayaring pag rapture mula sa lupa papunta sa langit, ito po'y tinatawag ni Apostol Pablo na the blessed hope. Looking unto the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Na, sabi niya, hintayin yung mapalad na pag-asa. Ang pagdating ng Panginoon, ito po'y tinatawag ni Apostol Pablo na mapalad na pag-asa. No? Ang pagpapakita ng ating Panginoong Hesus, ang tagapagligtas. Siya ang dakilang Diyos at tagapagligtas. No? Sa Mateo 16:27, ito po yung sabi ng talata, "For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels and with then He shall reward every man according to his work." Na mapapansin ninyo, nang sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew 16:27, kapag ang anak ng tao dalating sa kanyang kaluwalhatian, sino ang kanyang mga kasama? No? "Glory of His Father with His angels and He shall reward every man according to his work." Ang pagdating ng Panginoon, hindi po ito sikretong paglalin mula sa lupa papunta sa langit sapagkat ito po'y pagbigay reward ng Panginoon sangayon sa bawat gawa na kanilang ginawa ng kanilang mga kamay. Kaya nga, wala pong mangyayari ditong sikretong pangyayari. At kapag darating siya with the glory of His Father, mayroong glory, mayroong kaluwalhatian kapag siya dumating. Ang secret rapture na kanilang tinuturo, walang kaluwalhatian ng Ama. No? Kung mayroong mangyayaring rapture na nangyayari tapos sikreto, walang kaluwalhatian na nakikita, hindi po yun totoo. No? Kung ating titingnan ang Mateo 25:31, "When the Son of Man shall come in His glory," no?
glory, Jesus glory kapag darating siya, no? And all the holy angels with him. Then he shall sit upon the throne of his glory. Na mapapansin ninyo, dalawang beses inulit na kapag darating si Jesus Christ, he shall come in his glory at kasama niya lahat ng mga anghel. No? Kapag mayroong darating na Kristo, kukuha sa lahat ng mga maliligtas, hindi po siya si Kristo, mayroon po siyang mga kasama. At ang kasama niya, ang lahat ng mga anghel and all the holy angels with him. No? Hindi po totoo na si Kristo ang kanyang pagdating. And before him shall he be gather all nation and he shall separate them from one from another and the shepherd as the shepherd divided the sheep from the goat. No? Pinaghiwalay na niya ang maliligtas at hindi katulad ng isang pastor na naghiwalay sa tupa mula sa mga kambing. No? Kung ating mapapansin ninyo, and before him shall gather all nation. Hindi lang kukunin niya yung maliligtas, kundi kapag siya darating, he will gather all the nation before him. No? Kaya nga yung pagdating ng Panginoon, hindi po ito sikreto. Paano yun? Kapag mayroong sikreto, mayroong nagtuturo ng sikreto, mayroong aral patungkol sa sikreto, ay dapat po kayong mag-iingat. Sapagkat kung ating babasahin ang patungkol na sikretong pagdating, it mayroong babala ang Panginoon patungkol dito. Kung asaan natin yan mababasa sa Mateo 24, mula 24 hanggang 27. At ito po yung paliwanag ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. For there shall arise false Christ and false prophet, and shall show great sign and wonders in so much that if he were possible, this shall deceive the very elect. Behold, I have told you before. Wherefore, if they shall say unto you, no, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chamber, believe it not. Na mapapansin ninyo, sabi ni Jesus Christ, babangon ang mga bulaang Kristo at bulaang mga propeta, sila'y magpapakita ng dakilang mga tanda, mga milagro, na anupat kung maari kanilang ililigaw pati ang mga hinirang. No? Ito'y darating ang mga manliligaw bago ang darating. Kaya nga mayroong mga deception, mayroong mga turo na mga deception. Kaya nga mag-ingat kayo. No? Kasi kapag mayroon palang darating na si Kristo, hindi yun si Jesus Christ. No? Kaya nga, isa din itong turo na patungkol sa secret rapture atin itong pag-aralan, sapagkat kung mayroong magtuturo na si Kristo, ay hindi po yun Kristo ang ating sinasalubong. Sabi niya, tingnan ninyo, behold, I have told you before. Pinauna ko nang sinasabi sa inyo. Kapag mayroong magsasabi sa inyo, behold, he is in the desert. Ang Kristo nasa deserto, anong sabi ni Jesus Christ? Go not forth. No? Huwag kayong pupunta. Tingnan ninyo, nandoon siya sa secret chamber. No? Nandoon siya sa isang kwarto. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Believe it not. Huwag ninyong paniniwalaan. Kapag mayroong darating na sikreto, ang sabi ni Jesus Christ, huwag ninyong paniniwalaan sapagkat tunay na hindi yan Kristo. No? For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will be the coming of the Son be. No? Ito yung nakasulat sa Mateo 24:27. No? Kung katulad daw ng isang kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kalunuran, ganun din ang pagdating ng anak ng tao. Ang pagdating niya mayroong katulad ng kidlat. Mayroong liwanag na nanggagaling mula sa silanganan at maguguhit hanggang sa kalunuran. Ganun ang paraan ng pagdating ng Panginoon. Hindi po sikreto. No? Kapag mayroong sikreto na darating na Kristo, then kukunin lang yung maliligtas in a secret way that is not biblical teaching. Sapagkat mayroong babala ang Panginoon. Kaya nga, mayroong babala, number one, secret rapture, ito by biblical, atin itong pag-aralan ngayong gabi. Ang secret rapture na katuruan, ito by biblical o ito'y hindi biblical. Sabi niya, pangalawa na babala na ating pag-aralan ngayong gabi, will Christ walk on earth?
No? Kapag darating ba si Jesus Christ, siya pa ba'y mangangaral at lalakad pa sa lupa na kapag kukunin niya yung maliligtas, ang matitira, mayroon pang second chance at yung second chance naghihintay na bababa si Jesus Christ at siya ay mangangaral. No, ating pag-aralan din yun ngayong gabi. Hindi, ano, ito'y babala na hindi po yun biblical. Ang number three na ating tatalakayin ngayong gabi, no, is there any second chance to those who will be left behind? No, mayroon pa bang second chance kapag mangyayari ang secret rapture? No, at atin yung tatalakayin ngayong gabi kung mayroon pa kayang second chance. Ngayon ating pag-aralan ngayong gabi, ang secret rapture ba ay biblical? Saan pa ito kinukuha ang ganitong interpretasyon na mga talata ng Biblia? Saan ba nanggagaling ang interpretasyon ni Lindsay tungkol sa secret rapture? No? Ang paliwanag ni Lindsay ay tungkol sa secret rapture, kinuha lang niya sa dalawang talata. At ang dalawang talata, ang Mateo 24 at Lucas 17. No? Kinuha niya yung paliwanag, ang parabola ni Jesus Christ, that one taken and the other and one left. No? Saan natin yan mababasa? Ay sa Mateo 24 at 40 hanggang 42. Kung ating babasahin, kaya nga may dalawang tao pumunta sa bukid. Ito yung mga talata ating babasahin. At ito yung ini-interpret ni Lindsay na kung ito'y mangyayari, therefore, ang pagdating ng Panginoon, sikrito. No? Kaya nga, atin itong ipapaliwanag, aking ibibigay ang mga talata, paano natin ito i-interpret, ating pahintulutan na ang Biblia ang magpapaliwanag sa kanyang sarili, hindi ang nagsasalita. No? Ating gagamitin ang hermeneutical interpretation na yung tinatawag na exegesis at eisegesis. No? Ang atin na itong naintindihan, ang salitang exegesis, at pahintulutan natin ang Biblia. No? Kung ano ang nakasulat sa Biblia, titingnan natin paano nagsasalita ang Biblia at ang lahat na sinasabi ng Biblia ay pinasok atin itong ini-interpret sa kanyang sariling interpretation sapagkat the Bible will interpret itself. At ang eisegesis naman, ibang interpretation ito, at ito'y ginamit ng mga karamihan nag-interpret na ang kanilang iniisip nang binabasa nila ang Biblia, pinasok nila ang kanilang iniisip doon sa Biblia at nag-interpret sila kung ano ang kanilang iniisip patungkol sa talata, at yun ay maling interpretasyon. Ang tamang interpretasyon ay apahintulutan natin ang Biblia kung ano ang ating nababasa, ating gagamitin ang ibang referensya. At kung magamit natin ang ibang referensya, pahintulutan natin ang Biblia magsasalita patungkol sa kanyang mga sinasabi, at yun ang ating paraan sa pag-interpret sa Biblia, at yun pwede tinatawag na exegesis principle. Ngayon ating pag-aralan ngayon ang secret rapture sapagkat ginamit lang ito ng Panginoon sa dalawang talata, ang Mateo 24 at ang Lucas 17. Ating babasahin ang Mateo 24, 40 hanggang 41. Sabi niya dito, kaya nga may dalawang taong pumunta sa bukid. Ang isa kukunin, ang isa iiwan. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa isang gilingan, ang isa kukunin, ang isa iiwan. No, mapapansin dito, nang binabasa ito ni Hal Lindsay, no, at kung mangyayari na ganito ang mangyayari sa pagdating ng Panginoon, na mayroong taong dalawang pumunta sa bukid, ang isa kukunin, ang isa iiwan, ang paraan pala ng pagdating ng Panginoon ay sikrito. No? May dalawang babae na nagtatrabaho sa isang gilingan, ang isa kukunin, ang isa iniwan. Kaya nga doon na porma, doon na nabuo ang interpretasyon ni Lindsay na ang pagdating ng Panginoon ay isang sikrito. Pero ating titingnan sa Lucas, saan ba natin mababasa ang talata sa Lucas? Sa Lucas 17:34 hanggang 36. Sabi ni Jesus Christ, kanina dalawa lang yon. Dalawa sa bukid at dalawang babae na nagtatrabaho sa isang gilingan. Pero sa Lucas 17, tatlo. No? I tell you, in that night there will be two men in one bed. No? And one will be taken and the other will be left. Two women will be grinding together, one will be taken and the other left.
two men will be in the field, no? One will be taken and the other left. No, mapapansin ninyo, sa Mateo, dalawa lang. Dalawang nagtatrabaho sa bukid at sa dalawang babaeng nagigiling sa gilingan. Pero napapansin ninyo, sa Lucas, mayroong dinadagdag sa sulat ni Lucas na mayroong dalawang lalaking natutulog sa higaan. Ang isa kukunin, ang isa iiwan. At dito nabubuo ang doktrina sa secret rapture. Dahilan sa mga dalawang kapitulo na pinapaliwanag ni Jesus Christ patungkol sa kanyang pagdating. Pero ngayong gabi, dalawang bahagi ng paliwanag kung paano ko ito ipapaliwanag. Sapagkat ang doktrina sa secret rapture, no, kung mayroong dalawa, puro dalawa yon. Dalawa na nasa bukid, ang isa kukunin, ang isa iiwan. No? Dalawang babae na nagtatrabaho sa isang gilingan, ang isa kukunin, ang isa iiwan. No? Ang dalawang lalaki na nagtatrabaho sa bukid, ang isa kukunin, ang isa iiwan. At ang paliwanag ni Hal Lindsey, saan pa dito ang maliligtas? Ang maliligtas ba dito ang iiwan o yung kukunin? Atin itong tatalakayin ang ngayong gabi, saan ba dito ang maliligtas? Sapagkat ang paliwanag ni Hal Lindsey, ang kukunin siya ang maliligtas. Ang maiiwan, mayroon siyang 7 years, makaranas siya ng 7 years tribulation at maranasan niya ang 7 years tribulation, mayroon pa silang paliwanag na ibubuhos ng Panginoon ang 7 seal, 7 trumpet at saka 7 plague at 7 years period. At kung makapasa sila within 7 years tribulation, doon pa sila maliligtas. Kasi yung 7 years tribulation, yun yung yung second chance. No? Kaya nga ang paliwanag ni Hal Lindsey, kapag mangyayari ang secret rapture, kailangang makasama ka. Kasi kung makasama ka sa secret rapture, hindi ka na makasama sa the great tribulation. No? Pero ating pag-aralan ngayong gabi, sino ba dito ang maliligtas? Sa biblical na paliwanag, saan ba dito ang maliligtas? Yung maiiwan o yung kukunin? No? Ang paliwanag sa secret rapture na doktrina, ang maliligtas dyan ay ang kukunin. Dadalhin sila ng Panginoon sa langit. Kaya nga, ating nakikita kanina yung mga larawan, no, mayroong nag-Bible study, kinuha yung isa. No? Yung mga kinuha sila para hindi sila makaranas sa the great tribulation. At yung naiiwan ay maranasan nila yung tinatawag na second chance. Ating titingnan ang pero mamaya ating gagamitin din itong susi sapagkat ang mga alagad nagtanong sa Panginoon. Nang binibigay ni Jesus Christ ang talata patungkol sa parabola na ito, ay sabi ni Jesus Christ, dalawa na nasa higaan, ang isa kukunin, ang isa iiwan, dalawa na naggiling sa isang gilingan, ang isa kukunin, ang isa iiwan, at ang dalawa na nasa bukid, ang isa kukunin at ang isa iiwan, nagtanong ang mga alagad sa 37. Sabi niyang mga alagad, "Where, Lord?" So he said to them, "Wherever the body is, there the eagle will be gathered together." Gagamitin natin ito, tandaan ninyo ito, sapagkat ang ganitong paksa, magagamit natin yan, paano natin i-interpret, pahintulutan natin na ang Biblia magsasalita patungkol sa kanyang sarili, ang Biblia ang magpapaliwanag sa tamang interpretasyon at atin itong maintindihan ngayong gabi. Ngayon ating titingnan dito, kung hindi totoo, Brother John, ang secret rapture na iyong pinapaliwanag ngayon, paano ninyo ipaliwanag ang tamang paliwanag sa Mateo 24, 36 hanggang 43 at sa Lucas 17, 34 hanggang 37. Paano ninyo ipaliwanag ang biblical na paliwanag o tamang paliwanag? Nung kung ating titingnan, ating gagamitin yung Mateo 24, bago sa 40 hanggang 42, no, mapapansin ninyo sapagkat yun ang pangyayari na mayroong dalawa na nasa bukid, ang isa kukunin, ang isa iiwan, dalawang nagiling sa gilingan, ang isa kukunin, dalawang babae na nagiling sa gilingan, ang isa kukunin, ang isa iiwan, no? Ating gagamitin ang biblical context, no? Sa pagdating ng Panginoon, mayroong paliwanag ang Panginoon. Kung aatras tayo sa 36, dalawa ang paliwanag ng Panginoon patungkol sa kanyang pagdating. Katulad
sa kaarawan ni Noe at katulad sa kaarawan ni Lot. Ating ipapaliwanag ito. Saan ba natin mababasa? Kanina ang interpret ni Lindsay ang 40 to 41. Ngayon ating i-atras tayo sapagkat gagamit tayo ng mga contextual na study, biblical context, kung paano natin maintindihan ang ganung katuruan. Sabi niya dito, subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Na mapapansin ninyo, patungkol sa oras at araw, walang nakakaalam kahit ang mga anghel, ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano sa araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao, na hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha, tinangay silang lahat, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ngayon ating pag-aralan itong kapanahunan ni Noe, context, ito yung context na ating pag-aralan, paano natin maintindihan ang 40 at saka 41. Ngayon, paano ko ipapaliwanag? Ginamit niya dito ang katulad sa kapanahunan ni Noe. Ngayon ating sa 36, binabanggit dito ang pagdating ng Panginoon na si Kristo, hindi yung kanyang manner kundi ang time element. No, ang pagdating ng Panginoon hindi kung paano siya darating na si Kristo na walang nakakaalam. Ang binanggit dito na walang nakakaalam ang araw at oras. That the manner of his coming but the time element. No, ang tinutukoy sa 36. At sa 37, kung paano daw sa araw ni Noe, no, ganun din ang pagdating ng anak ng tao. Ngayon ating pag-aralan, kasi ating pag-aralan ngayong gabi, sino ba dito ang maliligtas? Yung kukunin o yung iiwan? Kung gusto ninyong maintindihan, gagamitin natin ang konteksto sa kapanahunan ni Noe. Sino ba ang naliligtas sa kapanahunan ni Noe? Yung inalis ng Panginoon o yung iniwan? Ating titingnan ang mga ibang talata sa Biblia. No? Sa Lucas 17, ating gagamitin ang Lucas 17 sapagkat mahalaga ito. Magkakatuwang ang Matthew 24 at saka Lucas 17. Ating babasahin ang Lucas 17, 26 at saka 27. And as it was in the days of Noah, no? So shall it be also in the days of the Son of Man. Katulad, no? Mapapansin ninyo kung gaano mangyayari ang kaarawan ni Noah, ganun din mangyayari ang kaarawan ng pagdating ng anak ng tao. Did it, sabi niya, they drank, no? The marriage wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark and the flood came and destroyed them all. Na mapapansin ninyo, tulad sa kapanahonan ni Noe sa 20 city, sila'y kumakain, sila'y umiinom, no? Sila'y nag-aasawa ng mga asawa, they were given in marriage hanggang sa kapanahonan na si Noah pumasok sa arka at ang baha dumating. No? Pagdating ng baha, anong nangyayari? And destroy them all. Na mapapansin ninyo, nang dumating ang sikretong pagdating ng baha sa kapanahonan ni Noah, the other class were destroyed, no? Ang isa namang grupo naliligtas. Ngayon ating titingnan, ating pag-aralan ngayong gabi, sino ba dito ang naliligtas at sino ba dito ang iniwan? No? Sino ba dito sa dalawa ang naligtas? Ang isang grupo na naiwan o ang isang grupo na inalis? No? Pag titingnan ninyo ang ano, yung isang grupo inalis because God destroys. No, mapapansin, ang isang grupo naliligtas sapagkat ang isang grupo nakasakay sa arka, yun yung naiwan. No, mapapansin ninyo ang ano dito, hindi ang inalis ang naligtas. Kasi sa panliwanag ni Halinsi, kapag mangyayari ang secret rapture, ang alisin, siya yung maliligtas. Ang iniwan ay makaranas ng second chance. Pero pag titingnan ninyo ang konteksto patungkol sa pagdating sa kaarawan ni Noah, ang isang grupo na inalis, yun yung na-destroy. Ang naiwan, ang isang maliit na grupo, si Noah na nasa loob ng arka. No? Saan ba natin yan? Saan ba ating gagamit tayo ng mga ibang referensya, para maintindihan natin? But this as natural brute beast made to be taken and destroyed. Speak evil to the things that they understand not,
and shall utterly perish in their own corruption. Now, ngayon, kung titingnan natin ang mga ibang talata patungkol, kasi ngayong gabi ating pag-aralan, kasi yung isa will be taken, no? Ang isa naman ay left behind, ang isa iiwan, ang isa kukunin. Nang tinatype ko sa computer, no? Kung ang patungkol sa to be taken, kasi ang isang grupo kukunin. Pero pag ating babasahin, kung inyong itatype sa inyong Biblia, yung kukunin, hindi pala yung kukunin para maligtas. Kasi ang unang, ikalawang Pedro 2:12, no? But this as natural brute beast made to be taken and destroyed. Katulad sa kapanahonan ni Noah, yung inalis, no? Sa sanlibutan kasi makasalanan, they were destroyed. No? They were destroyed by God. So, yung mga inalis sa sanlibutan, sila yung napapahamak. Ang naiwan, sila yung naliligtas at nagpapatuloy ang buhay. Ganun po ang paliwanag ng Biblia. Taliwas sa paliwanag na nag-interpret patungkol sa secret rapture na ang alisin, siyang maliligtas. Kung ating kukunin yung paliwanag patungkol sa kapanahunan ni Noah, ang inalis, ang mga masama na inalis ng Diyos, silang napapahamak. No? Made to be taken and destroyed. Ano, mapapansin ninyo, sa Genesis, gagamitin natin mismo ang aklat ng Genesis sa kapanahunan ni Noah. No? And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man and cattle and creeping things and the fowl of the heavens, and they were destroyed from the earth, and Noah only remained alive and did that were with him in the ark. Napapansin ninyo, hindi lang yun ginagamit natin ang ibang talata na mababasa natin litra por litra. Kasi ang paliwanag ni Hal Lindsey na ang aalisin, siya yung maliligtas, taliwas yun sa paliwanag ng Biblia. Sapagkat ang inalis, sila yung napapahamak, at ang naiwan, sila yung natitirang buhay. No? Katulad sa kapanahonan ni Noe. No? Lahat ng mga hayop, mga creeping things, and fowls of heaven, they were destroyed from the earth. And only Noah, only remain alive. And did that were with him in the ark. Now, mapapansin ninyo, ang natira, ang naliligtas. No? Ang paliwanag ng Biblia, ang natira, ang naliligtas. Ang naiwan, ang naliligtas. Ang inalis, napapahamak. No? Kung ating titingnan ang paliwanag ng Biblia sa kapanahunan ni Noah. Sabi ni Apostol Pablo, mayroon pang paliwanag si Apostol Pablo, yung word na to be taken. For the mystery of iniquity that already work, only he who now let it will let until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. At itong pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonika, patungkol ito sa Antichrist. No? At tinatawag niya ito na mystery of iniquity na already work, no? Gumagawa na siya ng gawa niyang panglilinlang. At sabi niya, kapag itong Antikristo, until he will be taken out of the way. Mapapansin ninyo, ang Antikristo aalisin ito, no? Hindi alisin para maligtas, kundi will be taken to be destroyed. No? Kaya nga, mapapansin ninyo, ang will be destroyed by the brightness of his coming when the Son of Man will come. Kaya nga mapapansin ninyo ang paliwanag ng Biblia taliwas sa paliwanag sa doktrina ng secret rapture. Kasi ang doktrina ng secret rapture, ang paliwanag nila kapag aalisin ka sa lupaing ito, ikaw ang maliligtas at ang maiwan ay makakaranas pa ng second chance. No, sa Isaiah, ating titingnan ang iba pang mga referensya sa Biblia patungkol sa maiwan at sa kaya yung kukunin. Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate. Therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left. No? Mapapansin ninyo, dahil sa ang sanlibutan, ang lupain ay nasumpa, no?
at ang lahat na nananahan dito ay magiging desolate, no? Dwell therein are desolate, no? Therefore the inhabitants of the earth burn. Susunugin ito sa huling kapanahunan. At mapapansin ninyo, sino lang yung maliligtas? Yung natitira. Hindi yung kukunin. Ang kukunin, yun yung susunugin. Kaya nga mapapansin ninyo, ang paliwanag ng Biblia patungkol sa hindi maligtas at maligtas, ang paliwanag ng Biblia, ang maiwan, ang maliligtas. Hindi ang kukunin, ang maliligtas. Taliwas sa paliwanag na ang kapag mangyayari ang secret rapture, ang kukunin, ang maliligtas, ang maiwan, hindi. No, hindi yon. Sapagkat ang Biblia, ang paliwanag ng Biblia, ang maiwan, siya ang maliligtas. And it shall come to pass that he that left is left in Zion, yung matitira sa Zion, no? And he that remaineth in Jerusalem shall be called holy. Na mapapansin ninyo ang mga talata ng Biblia, ang maiwan, ang matitira sa paglilinis na gagawin ng Panginoon sa ating sanlibutan ay tatawagin silang mga banal. Even in the everyone that is written among the living in Jerusalem, when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment and by the spirit of burning. Na mapapansin ninyo, kapag lilinisin ng Panginoon ang ating sanlibutan, aalisin niya ang mga masasama, ang matitira, tatawagin niya, matitira sa kanyang Zion, ang kanyang Jerusalem, tatawagin niya ang mga banal. Kaya nga, malinaw yan ang paliwanag ng Biblia na ang matitira, ang maliligtas, at hindi po yung kukunin ang maliligtas. Na? Sana nagkaintindihan tayo. Kaya nga, ang doktrina sa secret rapture, ito po hindi biblical. No? At pangalawa, yung kanilang interpretasyon na kapag darating ang Panginoon, nakukunin ang isang grupo, yun yung maliligtas at ang matitira ay makaranas pa ng second chance. No, hindi po yun biblical. Yan ating titingnan, gayon din. Ating titingnan sapagkat dalawa ang konteksto na ginagamit ng Panginoon sa Lucas 17 at Matthew 24, katulad sa kapanahunan ni Noah at katulad sa kapanahunan ni Lot. Ating gagamitin ang kapanahunan ni Lot bilang pangalawang paliwanag. Gayon din naman kung paano mangyayari sa kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nanagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan mula sa langit ng apoy at asupre, nilipol silang lahat. Gayon din naman mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Na mapapansin ninyo, sino ba ang inalis sa kapanahunan ni Lot? Si Lot o ang mga masamang tao sa Sodoma at Gomora? Mapapansin ninyo, ang inalis ng Diyos ang mga taong masama. At ginawa silang abo, no? Mapapansin ninyo, nagpaulan ang Panginoon at apoy at asopre, nilipol silang lahat. Yun ang mga taong inalis niya sa lupa, yung mga masasama. Sino ang itinira ng Panginoon sa kaarawan ng Sodoma at Gomora? Ang itinira ng Panginoon ang mga matuwid. No? At kailangan pa ba nila ang second chance? No. Sa Biblia, hindi po tinuturo sa Biblia ang second chance. Sapagkat ang second chance sa Biblia, araw-araw na ikaw ay gumising mula sa pagkatulog ng panibagong araw na dumarating, that is a second chance. No? Hindi na kailangan magbigay pa ng Panginoon ang second chance kasi buong araw mo palagi yan second chance. At kaya nga mapapansin ninyo, sa Judas, ito yung sinasabi sa sulat ni Judas 1:7, gayon din ang Sodoma at Gomora, ang bayang nasa palibot ng mga ito dahil sa pagkakabuyo ng pakikiapid sa pagsunod sa ibang laman, inilagay sa pinakahalimbawa na sila'y nagbata ng parusang apoy na walang hanggang. Na mapapansin ninyo, nang dumating ang kasamaan sa kapanahunan ni Lot, ay sinunog sila ng Panginoon, ilalis ng Panginoon ang mga masama, at nakaranas sila ng pagbabata sa parusang apoy na walang hanggan. Na mapapansin ninyo, ang mga masama, inalis ng Panginoon sa lupang ito, at nilinis niya ang kasamaan, ang mga makasalanan,
at ang tinira na lang ang mga matuwid. Kaya nga sa Biblia, ang itinira ng Panginoon, sila yung mga ligtas. Hindi po yung inalis ang mga ligtas. Kasi yun po ang konteksto sa Matthew 24 at Lucas 17. Katulad sa kapanahunan ni Noe at sa kapanahunan ni Lot. No? Kung gagamit tayo ng ibang paliwanag, wala, that is out of context. Hindi yun ang sinasabi ng konteksto. Kasi mayroong ang konteksto dyan, katulad sa kapanahunan ni Noe at sa kapanahunan ni Lot. No? At sa 2 Pedro, 2:6, at pinarusahan siya ng pagkalipol. Ang Sodoma at Gomorrah, pinarusahan niya at pagkalipol. Ang mga bayan ng Sodoma at Gomorrah, pinapagiging abo ng maging halimbawa ng magsipamumuhay na masama. Na mapapansin ninyo, ano bang nangyayari sa Sodoma at Gomorrah sa kapanahunan ni Lot? Ang Gomorrah at Sodoma at Gomorrah pinagiging abo. Yun yung parusa na natanggap ng mga taong masama. At itong parusa na sa Sodoma at Gomorrah, sabi ni Apostol Pedro, ito yung nagiging halimbawa, no? Na nagsipamumuhay sa na masama. Sa kapanahunan natin ngayon, ang ating sanlibutan, lilinisin ito ng Panginoon. Ang Sodoma at Gomorrah at ang kapanahunan ni Noe, halimbawa po ito kung paano lilinisin ng Panginoon ang ating planeta. Pero ang inalis ng Panginoon, hindi po ang mga matuwid, kundi ang inalis ng Panginoon ang mga masama. No? At ang iniwan ng Panginoon at nagpapatuloy ang buhay ang mga naliligtas at yung iniwan niya ay tinatawag niyang mga banal. Na mapapansin ninyo, ganun din ang mangyayari sa huling kapanahunan. Kapag tatapusin ng Diyos ang mga makasalanan at ang kasalanan, ititira ng Panginoon ang mga matuwid sa planetang ito. Hindi po totoo na ang kukunin siya ang maliligtas, kundi ang kukunin sa planetang ito ang mga mapapahamak. No, yun po ang paliwanag, kaya nga ating tinitingnan. No, pangalawa nating paliwanag, unang paliwanag yun, isang anggulo, ating tinitingnan, ating ini-interpret ang biblical interpretation taliwas sa interpretation na ginawa ni Hallinsey patungkol sa doktrina sa secret rapture. No? Kung hindi totoo ang secret rapture, uulitin natin itong tanong, paano ninyo ipapaliwanag ang nakasulat sa talata na yung isang kukunin, ang isa iiwan? No? Hindi ba ito patungkol ito sa sekreto na pagkuha ng Panginoon sa mga maliligtas at pag-iwan sa mga hindi maliligtas? No? Kung ating titingnan, ipapaliwanag ko ito sapagkat ito po'y mahalaga. No? Uulitin natin ang dalawang talata at atin itong i-interpret sangayon sa pag-interpret ng Biblia. Kaya nga, mayroong dalawang tao pumunta sa bukid, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Paano mo ito ipapaliwanag, Brother John? Kung hindi totoo ang secret rapture na tinuturo, sikat na doktrina sa kapanahunan ngayon. No? May mga libro sila ditong ginagawa, may mga pelikula, mapapanood ninyo sa YouTube patungkol sa secret rapture. Pero paano ninyo ito paliwanag na maintindihan namin? No? Sabi niya, at ngayong gabi atin itong ipapaliwanag base sa biblical na paliwanag, paano natin i-interpret ang pangyayaring ito. No? May dalawang babaeng nagtatrabaho sa isang gilingan, ang isa kukunin, ang isa iiwan. No? Pero hindi ang ating gagamitin ngayong gabi, hindi lang ang Matthew 24, at kundi aking gagamitin ngayong gabi ang Lucas 17 sapagkat mayroong idinagdag si Apostol Lucas sa kanyang sulat. Hindi lang ang dalawang tao na nagtatrabaho sa bukid, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Hindi lang yung dalawang babae na naggiling sa isang gilingan, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Mayroong idinagdag na sulat si Apostol Lucas at ito yung ating ikakonsider sa verse 34 ng 17 ng Lucas. I tell you in that night that there will be two men in one bed. One will be taken and the other left. Two women will be grinding together. One will be taken and the other left. Two men will be in the field. One will be taken and the other left. Now, ngayon ating titingnan natin ngayong gabi, ating ipapaliwanag ito isa-isa. No? Sabi ni Jesus Christ, no? Sasabihin ko sa inyo, in that night, there will be two men in one bed. No?
in that night. Alam niyo kung bakit ano, mayroong problema si Hal Lindsey sa kanyang interpretasyon dito. Sapagkat nang binasa ito ni Hal Lindsey, ang kanyang ini-interpret ang Biblia na literal. At kung i-interpret natin ang talatang ito na literal, magka-problema po tayo. Kapag ating i-interpret ang talatang ito, kailangan natin i-interpret ang Matthew 24 na prophetic na bahagi ang Matthew 24, sapagkat ang Matthew 24 katulad po ito sa aklat ng Daniel at saka Apokalipsis. Marami pong mga simbolo dito. At kung ating i-interpret ito na literal, magka-problema po kayo kung i-interpret ito ninyo. Kasi nga, sabi ng Biblia, sa gabing yon, dalawa na nasa na kanilang higaan, no? Isang higaan, dalawa ang nakahiga, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Kung i-interpret ninyo yan na literal, magka-problema kayo. Pero kapag ating i-interpret ito na symbolical, ating titingnan ang mga referensya ng Biblia kung paano nangyayari na dalawa sila na natutulog sa higaan. Ano bang ibig sabihin nito? No? Ang dalawa na natutulog sa higaan, hindi po ito literal na higaan. Ang higaan na tinutukoy dito ng Biblia, ito po'y higaan na libingan. No? Mapapansin ninyo sa libingan, dalawang grupo po dyan ang natutulog dyan. Kasi lahat ng namatay na mga tao, hindi po sila totoong umakyat sa langit, pumunta sa impyerno ang mga hindi naliligtas. Ang lahat ng mga patay, nasa kanilang libingan, natutulog sila. Kapag darating ang Panginoon sa huling kapanahunan, kapag darating na ang katapusan ng ating sanlibutan, kapag dumating ang Panginoon, mabubuhay ang nasa lahat ng libingan. Paano po natin yan patunayan? No? Kaya nga, dalawa na nasa kanilang higaan, in that night. Ano bang ibig sabihin ng gabi? Sapagkat darating ang Panginoon katulad sa kaarawan ni Noe. Night of sin. No? Night of rebellion in the presence of, before God. No? Kaya sa huling kapanahon, kaya nga may sinasabi si Jesus Christ, kung darating ang anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon, nagtuturo ito sa darkest period of sin. No? Ang lahat ng mga tao sa sanlibutan nagiging masama at nasa kasamaan. Kaya nga ang pagdating ng Panginoon sa kapanahunan ng gabi. Pero hindi po yun literal na gabi. Kapag darating ang Panginoon sa kapanahunan ng gabi ng kasalanan, dalawa na natutulog sa kanilang higaan magigising. No? Ang isa kukunin, ang isa iiwan. Saan po natin yan mababasa? Kapag ating babasahin ang Daniel 12:2, marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba sa walang hanggang buhay, ang iba sa kahihiyan, sa walang hanggang pagkapahamak. Hindi po literal na higaan ang tinutukoy dito ni Jesus Christ. Kaya nga, in that night, I tell you, in that night, there will be two men in one bed. Ano ba ditong tinutukoy ng isang higaan? Higaan niya na libingan. Kaya nga, dating natutunan, marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa. Kasi ang mga patay ngayon, wala pa sila sa langit, wala pa sila sa impyerno. Lahat ng mga patay nasa kanilang libingan, ang kanilang kalagayan natutulog. No? Kung gusto ninyong maintindihan ang kalagayan ng patay, panoorin ninyo ang aking paliwanag patungkol sa state of the dead na paliwanag. Maintindihan ninyo na ang mga patay wala pa pala sa impyerno, wala pa sa langit, kundi nasa kanilang libingan. At ang libingan, tinutukoy yan sa Biblia na higaan. No? Two men na dalawa na natutulog sa higaan, dalawang grupo yan. Ang isang grupo dyan maliligtas, ang isang grupo hindi maliligtas. Kaya nga, pag dumating ang Panginoon, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Na, mapapansin ninyo? Kaya nga, yun yung paliwanag ng Biblia patungkol sa natutulog sa isang higaan. Dalawang natutulog sa isang higaan, hindi po yun literal na pagkatulog. Ngayon natin namang titingnan dito, no? Dalawa na babae na naggiling sa gilingan. No, ating titingnan ito, dapat ninyong maintindihan 'yan, no? Ano itong dalawa, Brother John? No, kung gusto ninyong maintindihan pa yung dalawa na natutulog sa ano, magagamit ninyo yung Juan 5:28 at saka 29. No, huwag ninyong ikagugulat, huwag ninyong ipagtaka.
darating ang oras na ang lahat na nasa libingan makakarinig ng kanyang tinig. No? Ang iba, no? Ang unang lalabas doon, matanggap nila yung buhay na walang hanggan, ang huling lalabas, pagkapahamak, no? Kaya nga ang Juan 5 at saka Daniel 12, yun yung mga natutulog. Ating titingnan yung dalawang babae na nagiling sa isang gilingan. Ano ba ito na bang tinutukoy? Babasahin natin uli yung talata. Two women will be grinding together in one, will be grinding together. One will be taken and the other left. No, dalawang babae gumigiling sa gilingan, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Ano po yung kahulugan itong dalawang babae? Kung ating naintindihan yung una, na ito hindi pala ito literal, ito pala simbolikal, no? Na pagkatulog sa kanilang tulugan na higaan, atin namang pag-aralan ngayong gabi ang patungkol sa dalawang babae na naggiling sa isang gilingan. Napapansin ninyo yung ano bang ginagawa ng dalawang babae? Sila po'y naggiling sa isang gilingan. Kanina isang higaan, nakahiga yung dalawang lalaki. Ang isa kukunin, ang isa iiwan. No, atin nang naintindihan. Ano itong interpretasyon sa dalawang babae na naggiling sa isang gilingan? Ano bang ginagawa nila? Gumagawa sila ng paggiling, pinaprocess nila ang pagkain sapagkat itong dalawang babae ay nagpapakain po ito ng kanilang mga anak. No? Pinaprocess nila, sila po'y nagbibigay ng pagkain. Ano po itong sinisimbuluhan sa babae? What's the woman symbolized in the Bible? May ating titingnan, ano bang sinisimbuluhan ng babae? Kung inyong pag-aralan ang aklat ng Apokalipsis, ang dalawang kapitulo, ang kapitulo 12 ng Apokalipsis at ang kapitulo 17, dalawa po diyang babae na magkakaiba. Ang kapitulo 12, makikita natin ang pure church na nagdamit ng araw. Nakaapak sa buwan at mayroon siyang crown of 12 stars. It is symbolized the pure woman. No? Ano bang sinisimbuluhan sa pure woman? No? This woman is a symbol of God's true church. No? Sa Biblia, kapag magbabanggit ang Biblia ng babae, hindi, kaya nga dalawang babae, sino itong dalawang babae? Ito po, nagsimbolo po ito sa dalawang iglesia. Ang isang iglesia ay ano, opposite o patutot, ang isang babae ay pure na church. No? Nagsimbolo. Saan ba natin mababasa ang mga talata? Kung inyong babasahin ang Jeremiah. Jeremiah 6 verse 2. I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. No, mapapansa natin mababasa? No? I have likened the daughters of Zion. Hinalintulad ng Diyos ang mga anak niya, no, sa Zion to a comely and delicate woman. Hinahalintulad. Kasi ang sinisimbuluhan ng babae sa Biblia sa Old Testament, no, ang Israel na pinili niyang bansa, hinahalintulad niya ang mga Israel unto a delicate and comely woman. No? Ibig sabihin, ang woman, magsabi ng ano, nagsimbolo ito ng iglesia. No? Kaya nga hindi po yun literal na babae na naggiling. No? Kaya nga, si Apostol Pablo, mayroong sulat si Apostol Pablo at atin itong maintindihan. Si Apostol Pablo ay mangangaral. Pero paano niya itinuturing yung mga nahihikayat niya, yung iglesia na iniwan niya? Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 11, versikulo 2. For I have jealous over you with godly jealousy. For I have spoused you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. No? Kaya nga iningatan niya ang mga iglesia na pinagpaguran ni Apostol Pablo. Sabi niya, no, I am jealous over you with godly jealousy. Kaya nga kapag magkakasala ay minsan sinusulatan ni Apostol Pablo ng ano, kasi ayaw ni Apostol Pablo na ang mga iglesia sa harapan ng Panginoon ay mayroong kasalanan. Sumulat siya ng maraming mga sulat patungkol sa iglesia. Sapagkat ito yung sabi ni Apostol Pablo, for I have espoused you to one husband. No? Kayo, itong iglesia gusto niyang ipag-asawa sa isang asawa that I may present you as chaste virgin to Christ. Kasi ang iglesia nagsimbolo ng isang babaeng ano, pure, virgin before God. Kaya nga kapag bakit virgin na no? Kasi ang iglesia nagsimbolo ng isang babae. No? Kaya nga, si Jesus Christ, siya ang head
ang church ang kanya, si Jesus Christ ang groom, tayo naman ang kanyang ano, magiging asawa, no? Bride, no? Kapag dumating ang Panginoon, hinahalin tulad ito ng isang kasalan. Kaya nga ang Revelation 12, nakikita natin itong babae na nagdamit araw, no? Symbolizing na nagdamit sila sa karakter ng ating Panginoon. Ito yung tinatawag na pure woman. Kaya nga mapapansin ninyo yung Matthew 24 at saka Lucas 17, dalawang babae na nagiling sa gilingan, kasi maraming mga ngaral ngayon sa buong sanlibutan, pero nagsimbolo lang yan sa dalawang babae. Ang isang babae nagtuturo mula sa salita ng Diyos, ang isang babae nagtuturo sa tradisyon. Mapapansin ninyo yung Revelation 12, no? Ang Revelation 12, mayroon siyang anak. Parihong nanganak itong dalawang babae. Ang isa nanganganak ng lalaki. Ang isa maraming anak na mga patutot. Kasi, no, mapapansin ninyo kasi ang kanilang mga turo mula sa tradisyon, nakipatutot sila sa lahat ng mga bansa sa lupa at hindi pure ang kanilang turo sapagkat mayroong, ano, ang kanilang turo ay hindi Biblia at saka tradisyon. Paganized church ang isang grupo. Pero ang isang grupo ay pure church. Kaya nga, pag dumating si Jesus Christ, dalawang babae na nagiling sa gilingan, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Sana naintindihan natin. Hindi po yung literal na babae na katulad sa pag-interpret ni Halinse na literal na nagiling yung dalawa, ang isa kukunin, ang isa iiwan. No? Magkakamali po tayo, kaya nga nabuo yung doktrina nila tungkol sa secret rapture, pero wala po sa Biblia, hindi po yun suportado, no? Wala po yung biblical support ang doktrina tungkol sa secret rapture. Ngayon ating titingnan ngayon, no? Sabi niya dito, kaya nga sa Apokalipsis 12:17, at nagalit ang dragon sa babae, umalis upang bumaka sa nalabi ng kanyang binhi na siyang nagsisitupad sa utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Kaya nga, mapapansin ninyo, sa Apokalipsis 12, ang dragon, si Satanas, nagalit sa babae, sa isang iglesia. Ano ang karakteristik ng iglesyang ito? Dalawa ang kanyang pagkakilanlan. Tumutupad sa utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. No, mapapansin niyo dalawa ang kanyang identifying mark. Tumutupad sila sa utos ng Diyos. Mapapansin niyo sa Revelation 17, ang isang babae, tumutupad ba siya sa utos ng Diyos o binabago niya ang utos ng Diyos? Binabago niya ang utos ng Diyos at ang lahat ng mga simbahan nakipatutot dito. Ang Sabat binago niya sa Linggo o marami pang mga batas ang binabago niya, no? Sa halip na ang Biblia, sola scriptura, hindi na nangyayari. At marami siyang mga anak, ang mga anak din niya, mga patutot din. Kung mapapansin ninyo, ito yung babae na binabanggit sa Matthew 24 at Lucas 17 na ang isa kukunin to be destroyed. No? Aalisin sa lupang ito at ang ititira ng Panginoon ang mga maliligtas. So, mapapansin ninyo at na natin yung dalawang babae, dito tayo sa dalawang balalaki na nandoon sa bukit. Two men will be in the field, one will be taken, and the other left. Dalawang lalaki, kanina dalawang natutulog sa higaan, dalawa na nasa gilingan, nasusolve na natin, at ito yung pangatlo ang ating isusolve ngayon. Ano itong sinisimbuluhan sa dalawang lalaki na nasa kanilang bukid nagtatrabaho? No? Sino ito? No? Hindi po ito literal na bukid. Mayroong parabola ang Panginoon sa Matthew 13 mula 18 hanggang 24. At alam ninyo yung parabola ng Panginoon, the parable of the tears. No? Mayroong isang ano, mayroong isang husbandman, nagtatanim siya ng mabuting binhi sa kanyang bukid. At habang siya umuwi, natutulog, dumating din ang kanyang kaaway, nagtatanim din ng mga binhi doon sa kanyang bukid. Nang sumibol ang mga binhi na kanyang itinanim, no, namangha ang kanyang mga alipin. Sabi niya, Panginoon, hindi ba ang tinanim mo mabuting binhi? Paano nangyayari na mayroong mga palay-palay o damo na nakahalo? Sabi niya ng may-ari ng bukid, gawa ito ng kaaway. Pero anong sabi ng mga alipin, utusan ninyo kami na aming kukunin ang mga panirang damo na nakahalo
para ang mga mabuting ano na lang, mga trigo na lang ang natitira. Pero anong sabi ng may-ari ng bukid? Huwag. Pabayaan ninyo sila na ano, mabuhay kapwa ang ano sa bukid at hanggang sa panahon ng pag-aani. Na mapapansin ninyo at alam ninyo nang umalis ang mga karamihan ng mga tao habang nagtuturo si Jesus Christ, dumating ang kanyang mga alagad, sila-sila lang in a private na lugar. At sabi ng mga alagad, no, isasaysay ninyo sa amin ang parabola tungkol sa panirang damo. At ang sabi ni Jesus Christ, no, sa 37, no, 38, anong sabi niya dito sa Matthew 13:38? Ano bang sinisimbuluhan ng bukid? Napapansin mo yung parabola, dalawa na nasa bukid, nagtatrabaho, ang isa kukunin, ang isa iniwan. Ano bang sinisimbuluhan ng bukid sa Biblia? Ating titingnan ang Matthew 13:38, the field is the world. Anong sinisimbuluhan ng bukid? Ang bukid ay ang sanlibutan. The good seeds are the children of the kingdom, and the tares are the children of the wicked. The enemy that sowed them is the devil, the harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. No? Therefore, the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of the world. Na, mapapansin ninyo, dito din natin maintindihan ano bang gagawin ng Panginoon sa mga wicked. Igagather sila, and then, ang mga reapers, silang sinong taga-ani? Ang mga anghel ang mag-aani. Kaya nga, pagdating ng Panginoon, mayroon siyang kasamang mga anghel. Aanihin na ng Panginoon ang mabuti at masama. At anong magiging gagawin ng Panginoon sa mga masasama? Susunugin sila, aalisin sila katulad sa kapanahunan ni Lot. No? No? Katulad sa kapanahunan ni Noe, nang itira na lang ng Panginoon ang mga maliligtas. Kaya nga, sa Biblia, wala pong secret rapture. Ano bang dalawang bukid? Ito yung mga taong buhay. Kung ating na-interpret ang mga nasa higaan, sila yung mga patay, sila yung mga taong nag-occupied na mga buhay sa sanlibutan na pagdating ng Panginoon ay ano, aalisin niya sa planetang ito. No? Sabi niya, therefore the tares are gathered and burned in fire, so shall it be in the end of this world. Mayroong katapusan na mangyayari sa ating sanlibutan. At ang katapusan na pangyayari sa ating sanlibutan ay mangyayari ito sa pagdating ng ating Panginoon. Kukunin ng Panginoon sa huling kapanahunan ang hindi maliligtas, susunugin, aalisin niya sa planetang ito. Sana ating naintindihan ngayong gabi. Kaya nga, naintindihan na natin lahat, no? Kaya dalawa na nasa higaan, sa isang higaan, ang isa kukunin, ang isa iniwan. Ito po yung ano, hindi po yun literal. Dalawa na babae na nagiling sa gilingan, no? Hindi po yun dalawa literal na mga babae kundi mga iglesia yan. Tunay na iglesia at apostate, hindi tunay na iglesia, no? Dalawa na nasa bukid, mga taong buhay na madatna ng Panginoon, ang isa kukunin, ang isa iniwan, no? Pero ang iiwan ng Panginoon dyan ang mga maliligtas. No? Paano natin masiguro na tama ang ating interpretation? Ang mga alagad nagtanong sa Panginoon. No? Anong sabi nila? Kung mangyayari na ang dalawa na nasa higaan, isa kukunin, ang isa iiwan. Kung mangyayari yung dalawang babae na nasa gilingan, ang isa kukunin at isa iiwan. Kung mangyayari yung mga dalawa na nasa bukid, ang isa kukunin at nasa iniwan. Ang tanong ng mga alagad, where Lord? Kasi 36 yung ating binabasa. Saan ba itong kukunin? No? Pero anong sagot ng Panginoon? Where, Lord? Saan sila papunta? Saan papunta yung iiwan? Saan papunta yung kukunin? Pero yung kukunin, hindi maliligtas yung kukunin. Pero sabi ni Jesus Christ, He said to them, wherever the body is, there the eagles will be gathered together. Kung saan ang mga katawan at nandoon ang mga kung saan ang mga patay, nandoon ang mga vulture, nandoon ang mga agila. Kasi ang kukunin ng Panginoon, sila po'y papatayin ng Panginoon kapag siya'y dumating sa ikalawang pagdating. At sila po'y kakainin. Maraming mga talata sa Biblia, sa Apokalipsis 19, no? Sa ikalawang Tesalonika, pagdating ng Panginoon, sa Apokalipsis 6:15-17, papatayin sila ng Panginoon, mamamatay sila sa pamamagitan ng kanyang brightness,
Will be coming. Ngayon ating titingnan, kasi ang pagdating ng Panginoon, katulad ito ng magnanakaw sa gabi. Atin din itong pag-aralan ngayong gabi. Pero ating pag-aralan, saan ba dito ang madatnan ng Panginoon na madatnan katulad ng isang magnanakaw? No? Ito ba'y sa mga maliligtas o sa mga hindi maliligtas? Sa kapanahonan ni Noe, sino ba ang nagugulat na hindi nakakaalam nang dumating ang baha? No? Na nang dumating siya as a thief. Kasi ang paliwanag ng iba, ang pagdating ng Panginoon katulad ito ng magnanakaw sa gabi, walang nakakaalam. Hindi po 'yun totoo. Kasi sa nang nangyayari ang kapanahonan ni Noe, ang nadatna ng Panginoon na hindi nakakaalam ay hindi po si Noe. Sapagkat nang dumating ang baha, alam ni Noe na magkakaroon ng baha. Umakyat nga sila sa arka dahil alam ni Noe na mayroong baha. No, mapapansin ninyo? Sa panahon ni Lot, nang ginunaw ng Panginoon ang Sodoma at Gomora, no, napapansin ba ninyo, nalalaman ba ni Abraham, nalalaman ba ni Lot na masusunog ang Sodoma at Gomora? Yes! Umalis, pinaalis nga sila ng Panginoon dahil mangyayari ang pagsunog sa Sodoma at Gomora. Pero sino itong hindi nakakaalam na madatnan sila ng pagdating ng Panginoon na katulad ng magnanakaw? Atin itong pag-aralan ngayong gabi. Sapagkat sa bayan ng Panginoon, hindi po magugulat, hindi mamamangha ang bayan ng Panginoon. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo at atin itong tunghayan. Sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonika, Kapitulo 5:1-4. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Datapwat tungkol sa kapanahunan, no? Yung time element sa pagdating ng Panginoon, no? Na sikreto, walang nakakaalam, yung time element, hindi yung manner. Magkakaiba po yung time element at saka paraan ng kanyang pagdating. Sabi niya dito, datapwat tungkol sa kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangang isusulat ko pa sa inyo ang anuman. No? Tungkol sa mga panahon, kapanahonan, kasi walang nakakaalam. Ang anghel, ang anak, kundi ang ama lamang ang nakakaalam. Mapapansin ninyo sa 2, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na sa pagdating sa kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. No? Sa pagdating sa kaarawan ng Panginoon, ano yon? Mangyayari? May nakakaalam ba? Wala. Sapagkat gaya ng magnanakaw sa gabi. No, mapapansin ninyo. Sa 3, sapagkat sinabi ng mga tao, kapayapaan, katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Gaya ng pagdaramdam na nanganganak sa babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi makakatanan sa anumang paraan. At alam niyo, gusto ko ding ano dito, bakit ang mga tao sisigaw ng kapayapaan, kapayapaan, pero darating ang biglaang pagkawasak? Sa huling kapanahonan, mangyayari po ito. Bago darating ang Panginoon, ang ating sanlibutan, magkakaroon sila ng mga religious leaders sisigaw ng peace and prosperity. Mayroon po silang programang pandaigdigan, pang buong mundo. Globally, mayroon po silang programa na ipatanggap sa mga gobyerno, mga religious group ito. Kung tayo ni magkakaisa, sapagkat kung hindi tayo magkakaisa, mangyayari ang maraming kalamidad, tagutom, at maliban kung tayo magkakaisa, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa harapan ng Panginoon kasi pinapaliwanag nila yung millennium peace, no? Mayroong 1,000 kapayapaan bago dumating ang Panginoon. Kaya nga pinopromote nila ang kapayapaan. Pero habang sumisigaw sila ng kapayapaan, biglang dumating ang pagkawasak. Bakit? Darating Panginoon, ang Panginoon bigla. At sabi ni Apostol Pablo, no? Kaya nga at sinasabi ng mga tao, mayroong peace prosperity program sa buong sanlibutan, kapayapaan, katiwasayan, kung magkagayoy darating ang biglang pagkawasak. Gaya ng pagdaramdam. Darating ang Panginoon. Ito yung pagdating ng Panginoon. Ngunit kayo, mga kapatid, hindi ang mga bayan ng Panginoon, hindi sila madatnan na kagaya ng magnanakaw. Saan natin mababasa sa 5:4? Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon masubukan kayong gaya ng magnanakaw.
sa kaarawan ng pagdating ng Panginoon, ang bayan ng Diyos, hindi po nila maranasan na ang Panginoon darating bigla, na mabibigla sila at mapapahama katulad sa kapanahon ni Noe. Sapagkat ang mga bayan ng Panginoon, sabi niya, ngunit kayo mga kapatid, wala sa kadiliman. Ang bayan ng Diyos nasa kaliwanagan. Alam nila, naghahanda sila sa pagdating ng Panginoon. At hindi po sila madadaya sa anumang uri ng daya na gagawin ng kaaway. No? Sapagkat, no? Ay, gaya ng magna, hindi po maranasan niya sila ay mabigla na madatnan silang gaya ng magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan. Mga anak ng araw, kayo'y hindi sa gabi o sa kadiliman man. Ito yung pinapaliwanag ni Apostol Pablo. Para sa bayan ng Diyos ay pagdating ng Panginoon, ay alam nila na darating ang Panginoon. No? Naghahanda na sila sa pagdating ng Panginoon. Hindi sila mabibigla. Pero sa mga tao na walang pananampalataya, madatnan sila na katulad ng magnanakaw sa gabi. Katulad sa kapanahonan ni Noe, nang nang dumating ang baha, sila po'y tinangay, hindi nakakaalam sapagkat sila po'y anak ng kadiliman at sila po'y hindi anak ng liwanag. Huwag nga kayong mga tulog gaya ng mga iba, kung di kayo'y magagpuyat, magagpipigil. Ito yung sulat ni Apostol Pablo sa iglesia. Kaya nga, sabi ni Apostol Pedro, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heaven will pass away with a great noise. No? Pero sa mga hindi maliligtas, darating ang Panginoon na katulad ng magnanakaw sa gabi. At ang mga langit ay lilipas, no? Sa matinding ugong. At ang mga the element will be melt with fervent heat. So, mayroong pagsunog na mangyayari. At sinong susunugin ng Panginoon ang mga masama? Aalisin niya, sapagkat ang iiwan ng Panginoon ang mga matuwid. Both the earth and the heaven are will be burned. Earth and the work that are in will be burned up. Now mapapansin, but ye brethren are not in the darkness that this should be for take you as a tip. No? Sa mga bayan ng Panginoon, hindi sila madatnan na katulad ng magnanakaw. Ano ang binibigay na babala ng Panginoon tungkol sa kanyang pagdating? No? At, alas, sir. Laglag, sir. Paano ito?